Yo guys, what's up? This is your Sea Monster Vlog and I am Decadet Daguhoy. And for today's vlog, meron tayong i-share sa inyo na 5 tips kung paano makapasa sa entrance exam ng cadetship program. Pero bago yun is mag-intro muna tayo. Let's go! So guys, yung sasabihin ko sa inyo na 5 tips is hindi lamang yan gawa-gawa. Yan po ay based sa aking pinagdaanan as a student hanggang sa nag-take ako ng exam, hanggang sa nakapasa ako, at ngayon ay pasampa na ako sa barko. Sinulat ko lahat dito ng mga experiences ko nung ako pa lamang ay nagsistart or kukuha pa lamang ng exam sa cadetship. So, let's go! Tip number 1. Dapat maghanda 1 month or 2 months bago mag-take ng exam. Ihanda lahat ng mga materyales, ihanda lahat ng mga kailangang subjects, lista nyo lahat ng mga importanteng bagay na kailangan nyo while reviewing. Nakadepende na po yun kung ano po yung course ninyo o yung program ninyo. It's either BSMRE o BSMT. Dapat po ipunin nyo lahat ng mga kailangan yung materyales. Tip number 2. Dapat mag-focus and set aside po natin yung mga distractions. So, hindi ko po sinasabi na lahat ng natutunan natin ay dapat i-memorize. We can just simply acquire and absorb things by just analyzing and knowing its principle. Yun po yung mga stepping stones natin. Kasi magkaiba po yung minemorize lang natin tsaka yung in-absorb. Kasi pag minemorize lang po natin without absorbing its essence or the idea itself, useless din po yun. Malilimutan nyo po yung minemorize nyo. Pero pag inabsorb nyo po yun, yung principle, kahit po baliktarin kayo or malipasan pa kayo ng gutom, what? Nandyan pa rin yan sa utak ninyo. So, sa side ko po, hindi ko po sinasabi na matalino akong tao. Sadyang focus lang talaga ako dun sa goal ko. Straightforward po ako dun sa goal ko. Laking bilyaran din po ako. Yung parang nagbabarkada din. Pero, I know my priorities. Alam natin yan sa mga students na katulad ninyo. Hindi ko sinasabi na tinotolerate ko yung mga estudyante na nagbubulakbol, ano? Pero alam ko na matanda na kayo. May isip na kayo. Alam nyo na yung tama at saka mali. Know your priorities. Hindi ko naman nila lahat, pero sa mga estudyante dyan, medyo pinanghinaan ng loob. Sinasabi ko sa inyo na hindi lang po ito pang smart or pang-intelligent na tao itong kinuha nating kurso. Ito po ay nangangailangan lamang ng dedikasyon, pagpursige, at saka tiwala sa sarili. Yun lang po yung mga key factors dun. Paano mo mararating yung rurok ng iyong pangarap kung hindi ka gagalaw ngayon? So, ang tinutukoy ko pong pagalaw dun is yung focus at review. Mag-review. Kasi yun po yung essential thing para makarating kayo sa inyong paroroonan. Tip number 3. Mag-focus sa lahat ng major subjects. For example sa akin, isa akong marine transportation student. So nag-focus ako dun sa navigation, boxing the compass, basic calculation, estimated time of arrival, basic terminologies, tsaka yung sa seamanship, yung mga basic calculations, basic terminologies na ginagamit sa barko, cold regs, MARPOL Annex 1 to 6, meteorology, physics, yung distance, speed, tsaka yung time, yung basic geometry, adding and subtracting, rational, irrational, and mixed fractions, and other more. Dapat pag-aralan nyo po yung mga previous ninyo na mga course nung kayo'y nag-aaral pa lamang as college student. Hindi ko po sinasabi na lahat ay lalabas sa examination, pero nakadepende po yun sa company standards, kung ano yung kategory ng mga cadets na gusto nilang makuha. Either lalabas siya or iba yung lalabas sa kukunan ninyo ng exam. Pero mas mabuti pa rin na mapag-aralan nyo ito lahat. Kasi kung gusto nyo talagang pumasa, dapat pag-aralan nyo lahat. Na kahit baliktarin man kayo, alam nyo po yung isasagot ninyo. At kung gusto mo talagang pumasa, this is the key to success. Ito po, review. Mag-review kayo ng mag-review. Sunugin nyo po yung mga kilay ninyo sa kaka-review. Hindi po ito nadadaan lamang sa palakasan sa mga leakage na nakukuha ninyo.
okay, sabihin natin, meron silang mga, yung ibang mga senior ninyo, nagbibigay sa inyo ng mga leakage. What if nag-iba ng exam yung company na kukuha ninyo ng exam? Paano kayo? Diba? It's such a big mistake. Regrets yun sa sarili ninyo kung dapat na yung time na kinonsume ninyo sa pag-asa na lalabas yan, kung ni-review ninyo sa mga course or subjects ninyo, meron pa kayo almost 70% na makapasa dun sa examination. Oh! Sinayang ninyo. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mag-aral kayo at mag-review. That's it. Tip number 4. So, ang tip number 4 natin is don't be too complacent or overconfident. Pag natapos nyo na na-review lahat, huwag nyong sabihin na wala na kayong gana or okay na yun. Nandito na yun sa utak ko. Nawawala yan, cadets. Dapat, isa lang alang natin na ang utak natin is part of human body lamang. May mga lapses din yan. So, dapat, need natin siyang i-refresh. So, kahit natapos na kayo, i-review nyo pa rin paulit-ulit, and give yourself a 3 days break tsaka 2 days review ulit bago mag-exam para ma-refresh yung utak natin. At tsaka, di din natin siyang bigyan ng oras para makapagpahinga yung utak natin para maka-absorb siya ulit or ma-absorb or maalala natin ulit yung mga pinag-aralan natin previously. Last tip number 5, prayers. Alam natin na lahat tayong mga tao is makasalanan. Pero pag nilapit natin yung sarili natin sa Diyos, hindi lamang po sa meron tayong hinihingi sa Kanya, pero pag yung prayers natin is pipray lang natin. Ako sa sarili ko, hindi ako nagpipray kung Lord, ibigay mo sa akin to. Hindi ako nagpipray ng ganyan. Yung tipong nagpipray lang ako para sabihin sa Kanya na Lord, kahit na hindi mo na ako bigyan ng masaganang buhay or easy going life, bigyan mo lamang po ako ng lakas ng loob, lakas ng katawan para harapin lahat ng challenges na ibibigay mo. Yun lang po. Nagpapasalamat ako sa lahat ng bagay na binibigay mo sa pagising sa akin umaga. Tsaka, yung pagbigay ng confident sa lahat ng bagay. Kasi, pag puro lang tayo talino, di natin siya sasabayan ng panalangin. Hindi po mabibuild up yung confident kasi wala pong nag-guide sa atin. Hindi natin ma-enjoy yung gift. Okay, sabihin natin, nagkapasa ka kasi matalino ka. Pero hindi mo rin, yung satisfaction sa sarili mo is empty ka pa rin. So yun, yung tip number 5 po is dapat prayers. Alright, that's it guys. So yan po yung top 5 na binigay ko sa inyo na tips. Okay, ano nga yung isa? Maganda, 1 month or 2 months bago mag-exam. Tip number 2, mag-focus and avoid distractions. Tip number 3, mag-focus sa mga major subjects. As a cadet, dapat alam natin yung mga basics at fundamentals. Okay? Yun yung tip number 3, mag-focus sa mga major subjects. Tip number 4, second to the last, don't be complacent and too much confident. I-secure natin yung self natin. That was our tip number 4. Tip number 5 is prayers. So guys, that was my 5 tips na mai-impart sa inyo or mabibigay sa inyo para makapasa sa examination. Wala po tayong easy steps dito. Lahat po ay dapat paghirapan. Hindi mo mai-enjoy yung success sa sarili mo pag hindi mo pinaghirapan. I swear. Yun po dapat yung isipin natin na lahat dapat nasa step-by-step process and also magtiwala tayo sa sarili natin at sa Panginoon. That's it! I hope na nakatulong ako and post pa ako ng video about sa interview kung ano yung mga dapat gawin and tips para makapasa sa interview. So, that would be all guys. God bless and thank you.